Good evening, everyone. Good evening, family. Welcome home. Oh, this is where you belong. Amen. Welcome po sa Raining Light family. And we, as a family, the parent family, welcome po namin ang bawat isa. No? Kaya po, magandang gabi po sa inyo. Sa mga first-timer po nakasama natin ngayon, magandang gabi po. Ako po si Pastor Lito Peren. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin. Ako po si Pastora Tess Peren. Siyempre, from Raining Light. Ako po si Diane Peren, ang nag-iisang anak ni Pastor Lito at Pastora Tess Peren. Welcome po! Yun! No? And the Raining Light family is welcoming everyone. No? Kaya po, ang kailangan po natin dito, hindi viewers, kundi yung mga nag-i-engage. Kaya maganda po na i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapamilya. Ito pong pag-uusapan po natin ngayong gabi, patungkol po sa buhay na merong karunungan. No? It is a life with wisdom, no? Yung pong buhay na meron pong matinding karunungan, no? Galing po sa Panginoon yan po. Yung pong pag-uusapan natin ngayon. And then, pwede po kayong mag-comment, no? Bilang engagement po natin, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-likes dito, at saka, pwede rin po kayong mag-heart. Kasi part po tayo dito sa ating pong ginagawang saving lives, saving homes, no? And most especially, kaya natin ito ginagawa, ini-strengthen natin yung family. So, God bless you po ang bawat isa sa atin. Pagpalain po ng Panginoon. And then, i-share po ninyo. Huwag po tayong madamot. Share lang tayo. Kasi si Pastora po, meron po siyang experience after ng ating live noong last week, meron pong nag-PM sa kanya. Yung pong kanyang kaklase noong high school. Okay, ano sabi sa'yo? Sabi niya, totoo, Pastora, yung sinasabi ninyo, talagang nakaka-connect ako, tsaka talaga na-experience na. Relate much daw po. Kaya po, lagi ko kayong mag-share, lagi niyo pong i-share sa mga friends niyo, sa mga batchmates niyo, sa mga classmates niyo, sa lahat po ng inyong ka-kay. Kasi mabuti naman po itong ating sinishare. Yung masama nga nasishare natin, lalo dikit po ito. Mas nakakatulong po tayo sa pamilya. Lagi ko po sinasabi, hindi naman po kami perfect. Basta maganda lang po yung po mga experiences po namin at mga napagdaanan namin. Kasi hindi po talaga pwedeng hindi tayo dadaan doon. Wala hong shortcut sa maturity. Yun. Lahat yung process. Lahat po yung process. No, hindi rin po siya ganyan dati. So, yung test, hindi po ganito to dati. Buti na lang may biyaya po ang Diyos. No? So, yan din. Kumusta yung ano, yung estudyante mo, yung mga co-teacher mo before? Ano, kumusta sila? Pakibati mo naman, baka nanonood sila. Yung mga taga-sambay? Taga-Fisher Valley po. Natag ko nga po sila ngayon. Okay, sa Taguig, ano? Sa Taguig. Sige, tapusin mo na muna yan. Para po makasama po natin, no? Gusto po namin wala pong maiiwan, no? Lahat po ay makaka absorb ng ating pong pag-uusapan ngayon because we are not giving you lecture. We are not giving you our religion. We are giving you a chance for you to think right, for you to make a decision right. And then para po ito sa bawat isa, no, magbabago po ang bawat isa, magbabago po ang pamilya. Kasi naniniwala po akong ganun eh. Ang pagbabago po talaga ay hindi emosyon, kundi isang desisyon. Marami po kasing umiyak. No, hindi po totoo lahat na lumuha nagbago. No, kaya po ang pagbabago po hindi siya emosyon kundi isang desisyon. Eh hindi naman tayo perfect, nagkakamali naman tayo. So ibig sabihin ito, ang buhay po natin mga kasama ay isang malaking leksyon, no? Basta nagkamali ka, may leksyon po 'yan sa buhay. Don't waste your mistakes. Tsaka ang ganda po noon, ano, sinabi ka gabi ni Bishop. Hindi tayo pwedeng, gaya ng lagi po sinasabi ni sa akin ni Pastor, hindi tayong pwedeng ipagsisi ng iba para ho tayo matuto. Kailangan tayo mismo sa sarili natin mag-improve. Kasi hindi tayo pwedeng igawa ng iba. Tayo yon. Tayo rin kasi ang magbe-benefit sa mga bagay na matututuhan po natin sa buhay po natin.
So, yun po yun, no? Gusto namin maging masaya tayo. Usapang pamilya. No, bilang lalaki, bilang asawang babae, asawang lalaki, and then yung anak, yan po talaga yung binubuo ng pamilya. Wala pong perfectong tao. Lahat po ng tao, meron po siyang weaknesses. Or sometimes yung immaturity. Kaya tayo nakakapag-decide ng mali kasi deceived tayo or minsan immature tayo. Sometimes we allow our lives. Tsaka minsan emotional. Oo. Di ba? Minsan dahil yung sa emotion na pinapakinggan mo, iniisip mo, baka ganito gawin, baka ganito. Ngayon, hindi ka makapag-decide ng tama. Kasi nga, sabi ko nga kanina doon sa kachat ko, baka kasi nandun ka sa emotional blackmail. Di ba, minsan tayo, di ba, pupunta ka doon sa point na magde-decide ka na para gawin yung tama. Mm-hmm. Ang gagawin mo, doon sa isang party, wow, kami ni Pastor, nagde-decide siya, tatakutin niya ako. Pag ginawa mo yan, ganito gagawin ko. Sige so, ka, ano ngayon, sige ka. May mga ganang moment. No? So ngayon, hindi ako mapag-decide. Kasi bakit? Inaalala ko siya, pero alam niyo po ba, mas masarap yung ano eh, yung nakita mo, yung truth, kasi the truth shall set us free. Yan, no. Yun ang masarap dun eh, yung katotohanan. Parang tumitira na agad tayo eh. Hindi kasi naano ako eh, sobrang excited lang. Baka maano, baka mawala sa'yo. Oo, gusto kasi talaga sabihin. Oo, ito po kasi walang script, live talaga to, kaya kung may palpak po kami, ay kasama po namin kayo dito sa atin pong setup na to. Kaya pray po ninyo na wala po tayong mangyayaring aberya dito. So, mga kasama, bago po tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga mahal sa buhay, ang hangarin po natin ito ay magbago ang bawat individual. Magbago ang pamilya at magbago ang ating bansa. So sa maliit na bagay po ng pagtulong namin na magdesisyon, pumili ng tama, magdesisyon gawin ng tama, yun po yung aming hangarin na magbago ang individual at magbago ang pamilya. Kasi ang bawat individual at pamilya ay bahagi po yan ng komunidad. At ang komunidad, malaki po yung effect nito sa atin. So pagpalain po tayo ngayong gabing ito. At para po sa mga nauna na nag-in agad at nag-share din agad, nag-likes din, no? Nag-comment. At tandaan nyo po yung comment po natin, mga kasama, mas maganda po na ano, pag meron pong nai-strike kayo ng comment, halimbawa meron pong tinamaan kayo, yung pong talagang sariwang-sariwang mula sa Panginoon, i-type po ninyo and then i-send po ninyo sa ating comment section. No, during our live na ito, pwede po kayong mag-comment ng mga bagay na inilalagay ng Diyos sa inyo. Pero po, wag na po ninyong mawala po ito sa inyo. Saka maganda, baka gusto nyo na meron tayong pag-usapan na topic na gusto nyo po na i-discuss po natin dito ng tawag dito, natural. Hindi lecture. Hindi lecture type. Kundi buhay. Experience mm-hmm. na dinaanan po namin. Lagi ko po kayong na i-encourage na ito pong lahat ng sinasabi namin, ito po ay lahat ay dinaanan lang po namin. So kami po ay nagpa-plano, no? Pinag-usapan po namin ni Pastora after po ng mga ganitong event for more questions. Kasi dito hindi po kayo makakapagtanong ng direktahan. For more questions and interactions, kami po ay nagpa-plano na magkaroon po tayo sa mga susunod ng experience ng lobby. No, ibig sabihin dito, ma-experience po natin na tayo magkakasama-sama via Zoom. No, experience po natin 'yon. Get together, 'yan po 'yon, no. Mag-get together tayo sa mga kaibigan po natin, nakasama natin dito. After po naming mag-live, lilipat po tayo ng Zoom. No, 'yun po 'yon, ano, para po interaction natin, para nakikita namin kayo. Unfair po kasi sa amin na kami lang ang nakikita nyo. Mas maganda po na kayo rin po, nakikita po kayo namin at nakikilala din po namin. And then, na-welcome din po namin kayo sa atin pong ginagawang ito na bahagi po kayo. So, tawag po doon, welcome or get together. No, gusto po namin kayong i-welcome doon sa ganung bagay by next month siguro, kasi tapos na rin, ano? Last day na ng July ngayon, no? So, July 31. By August, ganun po yung gagawin natin para mas more interaction po, more intimate tayo. Yung pong mga in-invite, i-guide po kayo ng leader. Excited po ba kayo? Thumbs up naman. No, so, thumbs up po yung mga excited. And lagyan natin ng puso kasi usapang pamilya.
no, usapang pamilya. Kaya po maganda, love, pwede mong batiin natin muna yung mga nauna. Okay, so, no, para, as of the moment, 212. No, we have 212, ha, right now. In a matter of? 12 minutes, no? Wow, 12 talagang minutes. 12 tayo, no? Significant po talaga ang 12. Kasi nasa katapusan po natin anniversary ng 12 years anniversary. So welcome po natin. Unahin muna natin, kasama natin dito. Siyempre. Huwag natin makakalimutan, ha? Excited na excited. Alam niyo po bang excited? Walang iba kundi si Edwin Escalante Jr. So we welcome you, Edwin. Kasama namin dito. Siya po yung nagsiset up, nag-aayos po ng ating pong mini studio. Tapos then, si Emil Aguiles. So binabati po namin ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga taga Morong, no? At saka taga po Pampanga, no? Taga Pampanga si Edwin Escalante Senior at saka si Rowena, no? Pinapa-shout out daw po kayo ni Edwin, no? Pinapa-shout out po kayo ni Edwin. Mahal na mahal po kayo ni Edwin. Pag po tumawag kayo, hindi na alam ang gagawin. Umiikot na po yung kanyang pwede. Hindi, no, si Mama. So, wala, pwedeng pakibati sila. So, binabati po natin ang mga kaunahan, si Miss Lucita Pagado. Yun, ang Pagado family, ano? Pagado family. Veronica Laurente. Yun! So, si Miss Joanne Nazario Katubig! Katubig family, yes. Siya! Ay, Babu! Ay, ganun din po, si Christine Navarro. Welcome po, Christine. Welcome, si Christine. Si Alexis Nazario Katubig. Yeah. Naiba. Sorry po. Si Cyril. Welcome, Cyril. Cyril Oxales. Welcome din natin si Leia. Namimiss na namin si Leia. Leia, yung mga Oxales family sa Bicol. At syempre, FDCCI family. Ang napakasipag na si Patty. Yeah. Jamson. Tsaka yung ano, mga pastors nila. Si Pastor Roy at saka si Pastora Rod. Yan. Yung mag-asawa po. Ganun din si Pastora Vicky at saka si Pastor Noel Manuel. San Juan. Sila po talaga nagsabi na ilalive po nila ito. Iwa-watch party yata. Kung yung nakakamali. No? Welcome din natin si Paulo. Paulo Abelino Ramos. Okay, Paulo. Hi, Georgette! Yon. Si Ate Johnny Santos, welcome po. Si Agnes Rumbawa family. Mm-hmm. Lucilet, nandyan uli. Si Jesus Unida, yan. At ganun din si Ria, yan, magkapatid ho yan. Jamson na yan, mga dalaga po yan. At sigurado bless ang mga papangasawa ng mga yan. Mm-hmm. Si Patty uli, yan, welcome. Dami ho niyang tinatag. Ganun din si Ellen Galvez, sobrang na-bless po kami kanina sa inyo. Sa Galvez family, at Ellen, kay Jerry. So, talagang, with God, nothing is impossible. Itong BFF ko, mami. Sino yan? Hello, Lucy Len Pagado! Siyempre, ganda-ganda yan. Siyempre, baka magtampo yung isa. Hello na rin, shoutout, Ate Ani Yasi! Si Ani Yasi. Si Yasi's family, hello po, good evening po. Tsaka yung mga team mo. Sila Christine, yeah, yan. No, no, sila, hi Angelica Nuda, hello, Veron, sila Alex, sila Maris, good evening po. Mm-hmm. So good evening din kay Melody Celebre, ayan, dami po niya tinatag, at sa aking close friend na ngayon, si Hennessy Nicolas. Nicolas family. Ah, Nicolas na sister. Nicolas sister. Welcome. Hello, welcome din. Alvin, Papa, welcome din. Hi, Janela Kansai. Good evening. Sinong Welma? Yung sepo ko. Welma. Yeah. Si Charity Fernandez Estanislao sa Estanislao family. Welcome. Yeah. Welcome, Estanislao family. Hi, welcome. Sabi po ni Christine Navarro, hi, Mama Evangeline Cruz. Wow. Tinag niya, nanonood na po yata. So, welcome po kayo, Mrs. Cruz. At ito po ay malaking bagay po sa buhay natin at sa pamilya po natin. And most especially, sa future po ng bawat isa sa atin. Welcome din po kay Maricar. Nise. Yan. Maricar Nise. Ito si Sandy San Jose. Hi, Sandy! Shoutout sa'yo! Shoutout! Hello sa mga kay friends! Kay Sheridan mo din. Kay Sheridan, kay Mami at Daddy mo. Kay Mami mo at kay Daddy. Salamat po sa mga natutulungan natin, yung pumupunta sa inyong
ospital na pinagtatrabuhan. Salamat po sa pagtulong niyo, Mrs. San Jose. Si Nanet. Nanet, no? Salamat po ate Nanet sa pagtulong niyo po sa mga taong ating pong natutulungan. Thank you so much. Welcome din si Rachel Camba. No, si Rachel Camba. Yeah. And then, estudyante ni Ma'am Dayan sa Taguig. Miss lang po, Miss. Miss Dayan ba, Ma'am? Si Charles Villadolid. Yeah. Si Charles, ha? Si Charles, po itong si Charles. Ay, Charles. Nanonood at so, Charles, congratulations, ha? At ang aking prayer, matulungan ka namin how to start up your new life with God. Excited ako. No, excited kami doon sa iyo. No, magkikita-kita tayo. So, i-invite po namin kayo na mag-lobby. I-announce po namin yun sa inyo. No, i-announce po natin. Good evening, Natalie! Hello, Nat! Hi, Christine Picones! Hi, Alfred Gayabian! Shout out sa mga Wildsiders! Yo! Mag-ingay! Pwede bang pusuan ng mga Wildsiders ito? Sa comment section, comment tayo. No, excited tayo. Let's do the vision. No, let's do the vision. You know, vision, God's vision is our mission. So, anumang bagay na ginagawa natin, mga kasama, patungo ito dun sa pangitain ng Diyos sa buhay natin. Kasi bago ka pa ipanganak, nakita ka na ng Diyos. Amen. Kaya hindi ka aksidente. Bawat isa sa atin, tandaan nyo po, ang pamilya nyo, hindi nyo pwedeng piliin. Tama. Ang pamilya ay pamilya. Yan ay God-given relationship. Hindi ka pwedeng mamili ng nanay, ng tatay. Hindi ka rin pwedeng mamili ng anak. Oo. Tama. Dali, shoutout mo to ko, teacher namin ni Ate sa Fisher Valley. Si Ma'am Norinda Lagoy. Yan, si Ma'am Norinda. Ma'am Norinda, God bless you po. Para pong nakikita ko yung inyong ngiti. No? Lagi po kasing malakas tumawa yan. Yung mahilig sa packaging. Yung, Ma'am Norinda, magandang gabi po sa inyo. And your family, no, salamat po na marami. Lagi po kayo nasa prayers namin. And Pastor June, Pastora Carla, and the BTC family. We are so proud of you. You are doing great, no, for this we're so proud sa BTC ito pong para sa lalawigan natin. Proud na proud po kami sa inyo, no. BTC leaders, BTC Church, you are blessed kasi meron po kayong Pastor June and Pastora Carla. Amen. So Pastor June, Pastora Carla, we are so proud of you. God bless po sa inyo. Good evening, Kuya Robel. Hi Robel, no, marami kang utang sa amin, Robel. Shout out yan, ha? Nalagang ano, out. Gumraduate ka, and then hindi pa tayo nagkikita. Sa picture lang, no? So, welcome din natin yung ating inaanak from Tarlac. Yan, si Denden at si Romar. Yan. And then, gusto ko rin pong i-shout out, hindi ko lang po matandaan yung pangalan, yung kasama po natin sa Mindanao. No, meron po tayong kasama sa Mindanao na nanonood po dito, nasa live class po siya. At saka meron din po tayong mga nasa Taguig, no, na kasama ang disciple po ni Eric at saka ni Mayan po yung mga yan. Yan. So, si Lynn Agarap, welcome sa family Agarap. Hi, Lynn, kasama ko si Papa mo kahapon. Natuwa ako sa kanya, ang ganda ng bonding namin, Lynn. God bless you. Kamusta mo ako sa family mo? Ang current family, Raining Light family. Welcome din natin si Miss Joanne Melgarejo. Yeah! Melgarejo. Para may iba yun. Parang may iba. Melgarejo. Hehehe. Gandang Dayanara. I love you, Lucy Lynn. Welcome din natin yung mama ni ano ni John. Alam ko lagi ito tinatawag. Opo, si Tita Belle. Si Tita Belle. Belle na ngayon. Dati baby yan. Oo, Belle na ngayon. Belle na ngayon. Ay, good evening, Tita Marie! The Guzman family is watching. Wow, good evening, Tita Cesar, po. Kuya John John, Kuya David, Kuya Chris, Eunice, Abby! Yay! So, the Guzman family, your life is a blessing. Yan, no? Papabati po si Jeffrey Bonifacio. Wow, asawa ni Pauline ng Dagia Church. Kaya ita! So, good evening sa inyo. Sama-sama po natin na i-advance ang kingdom ni Lord, no? Good evening, Mariel Hillary! Sure. Anak po nila Pastor Vicky tsaka ni Pastor Noel Manuel. Wow. Good evening, Hill! Good evening sa inyo, ha? Good evening din, Ashley Mendoza and Mary Rose. So, meron po tayo ngayong 236 na... 245 na. Oh, 245, no? 245, sorry. Analin Kugal. Good evening, Louie Legaspi. Hi, Louie. Welcome home, Louie. Always remember that God calls you and you are a leader. Yes. Hindi na mawawala sa'yo yan. So, you need to develop your ability. No, God wants more for your life. No? Sabi ni Pastor Noel,
gusto ko rin yung wild side. Paano po ba yun? Sige po, a-attend kayo attend minsan. Attend ka ng wild side namin. Minsan. Yun, youth yeah. event po siya. Youth event. Event po so, siya. So, welcome din natin si Tatay Ramos Bulante. Yun, si Tatay Ramos so, Bulante. Alam niyo po. Sasama po namin sa prayer yung inyong request na opo. Si Ate Presi. Mm-hmm. Yeah. Tsaka ano to, si Tatay Ramos, siya yung pinaka, sa ano ha, sa nakita ko, isa sa pinaka, advanced sa edad, pero high-tech ang ano. Grabe, mag-comment. Mabilis yeah. mag-comment. Siguro kung na panahon niya yung gaming, baka na maraming tinalo to. At saka yung passion niya sa tao. Alam mo po nga, si Kuya Ramos, ang tumutok dyan kay, ano, kay sa Kibibian at Kuya Gerardo. So talagang, sabi niya, pare, your life is a blessing. Sabi niya, pare, kung sa kalokohan magkasama tayo, ngayon ay kay Lord tayo. Yan. Yeah. Mabalat ni Tatay Ramos eh. Tatay Ramos, saludo po ako sa inyo. Sunod na po niyan, ang inyong anak na si Kuya Richie. Yan. Yan. So, saka si Jason Celebre. Yan. And Celebre Family, no? Celebre Family. Shout out kay Mama Lot, kay M-Pot, kay Ate Mayes. Kay Jordan at kay JR, no? Kaya Jeffoy, Kuya Tonek. Shout out, no? So, ganun din sa Tita Sara para lehas ko. Kaya ka Tito Ronnie. Yan. Tsaka syempre sa kapatid ko dyan sa kapitbahay namin, si Ate Ellen. Pero the Hieronymo family, no? Talaga hello, amazing. Hello, Abigail Florendo. We miss you. Yan. So, mamaya na tayo magbatayan uli, no? Para makapag-share tayo sa kanila. At excited po ako. Alam ko pong hinihintay niyo po ito. At wag po kayong mag-alala. Hindi po kayo mawawalan. Ay, si Robert Ong. Baka magtampo. Robert Ong from Calibo. Calibo, no? Robert Ong, we are praying for you. Asama ng asawa mo, ng ministry mo dyan. Ang prayer ko talaga, yung Calibo is for Jesus. Amen. So meron na kayong team dyan. Si Christopher Acabo, si Jaira, binabati si Ray. Binabati rin natin yan. At ang kanilang mga asawa. And the Church of Christ family in Calibo, God bless you all, no? Siyempre, ang ano, family ni Pastor Louis, Silaga. Nandiyo, di ba yun? Pinugay Church of Christ. Pinugay Church of Christ. Unless na, baka hindi niya narinig yung bati ko kanina. Hello, Ate Aniasis. Okay, si Aniasis. Sino yan? Si Ma'am Narinda. Okay, ano sabi ni Ma'am? Pastor Lito, parents, family is a blessing to many. Ay, thank you po, ma'am. Thank you. And yun po yung aming prayer na later on magawa din po ninyo ito. Hindi po sapat na kami po ay blessing. Ang amin pong hangarin, kayo din po maging blessing. Yes. Sa mga kakilala po ninyo, sa mga kaibigan po ninyo. At ang Diyos po gumagawa ng himala, ma'am, para po sa inyo. No? Para so, pala si Desiree Ray. Salamat sa ano. Salamat sa topo. Ang bilis ng delivery, ha? Ang bilis ng delivery, Ray. Ngayon ko lang ulit ito nakita sina dati. Sina naman yan, sina? Si Anna Rosales. Hello, welcome home. Welcome home. Na namin. Alam mo, every week, yung ganitong ano, no? Parang wala, ayaw nating may mamiss, eh, no? Oo nga po. No, talagang nakaka-excite na makita sila. Dito pa lang, para kang kinikilig, anak. Nakita ko yung ano. Siyempre, tsaka si Ate Bibian Dichoso. Yeah, grabe. Dichoso, no? Sobrang blessed sa mga B-boys. At siyempre, nadadamay na rin kami. Thank you, Ate Bibian. Ay, last na talaga to. Sige. Nakita ko eh. Shoutout ko lang si Marose. Si Marose. Hi, Marose. Church of Christ, Teresa. No. Hi. Hi, Marose. Good evening, Marose. And good evening kay Pastor Edwin and Pastora Ites. Medyo pag-pray nyo yung ano, yung Maros, gawan niyo ng paraan yung internet nila Pastor Edwin. No, medyo mabagal daw kanina, hindi siya nakasama gawa ng may problema sa net, no. Next week daw siya, no. So, mga kasama, mga kaibigan, I'm so excited to share this to you kasi marami pong nabubuhay pero hindi marunong paano mabuhay. So, humihinga lang. So, ang ginagawa sa buhay, alam niyo parang si Einstein. Alam niyo ba yung buhay na, no, parang si Einstein? Ikaw lang ano ba? Yun? Parang ano naman yan, daddy? Hindi nga, yung buhay Einstein. Na parang si Einstein. Paano yun? Yung punong-puno ng experiment. Yan! Yung buhay na, no? Oo, di ba pag nag-experiment ka, hindi naman palaging sure yan. Madalas mali yan eh. Sumasabog ang mukha mo. May mga ganon. So, ang buhay po natin, hindi siya experiment. Hindi siya experiment. Kaya po, ang buhay, dapat mabuhay tayo ng may karunungan. Hindi ho karunungang itim, ha?
hindi rin ho karunungan galing sa mundo. Yung karunungan galing sa Panginoon. Bakit ba kailangan mabuhay ng may karunungan? Ano ba ang kailangan natin gawin dito para makuha natin yon? So ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And we talk about life with wisdom. Amen. We talk about life with wisdom. Kasi pag may wisdom ka, yung decision making mo tama, mabilis. No? At yung decision na mabilis at tama, kasi meron kang wisdom, syempre meron din tamang resulta yun sa future. Amen. Yung kasi yun eh, pero kung ikaw nag-e-experiment sa ginagawa mo sa buhay mo, biglang sasabog, parang si Einstein, nakaganon yung kanyang mga buho kasi sasabog ng eksperimento sa buhay niya. Madami tayong pag-eksperimentuhan. Pinag-eksperimentuhan natin, pagkain. Pagkain talaga. Pagkain, no? Gabi agad dito. Pagkain, pinag-eksperimentuhan natin, no? Kaya merong bacham at saka pochem. No, yung chamba. Yung isa chamba at saka chempo. Yung po yung bagong recipe, ha? Baka naman yun na matandaan nyo. Eksperimento sa pagkain, no? Ang resulta, bacham, pochem. Chempo. No, na-chempuhan, na-chambahan. Yung po yung ibig sabihin pag nag-experiment sa pagkain. Meron din nag-experiment sa relationship. Nako! Yun, nag-experiment ako, sa relationship. Hindi ko na-experience. Kaya kita na gusto. Yan yung mga sa value ko, no? Sa values na na-receive ko ng bata pa. Hindi ako nag-experiment at hindi ako... Sa relationship, ano? Hindi ako mahilig mag-experiment sa relationship. Kaya talaga sa kanya ako mga kasama. Kaya bless siya eh, dahil ako kasama. Sa totoo lang po, kaya po ako na-attract sa kanya. Sa mga single na nandito ngayon, ha? Sa mga single, sa mga mag-asawa, wag na kayong ano, hindi sa mag-asawa, mahalin niyo na mahalin na asawa niyo, no? Hindi pastoraan. So ganito, ano, kaya ko po siya na ano, na nagustuhan kasi that time 23 years old na raw. 23 years old. Ay, ganun talaga. Oo, dati, di ba, nung broadcast. Oo, di ba? So, doon ko siya nakilala. And then, hindi ko na po ikukwento ang detalye sa Zoom meeting na lang. Yeah! Sa Zoom meeting na lang sa mga nag-aspire, no? Sa mga nag-aspire. So, maraming in-experiment. At minsan, sa eksperimentong yun, nasasaktan tayo. At pag nasaktan tayo, minsan, hindi natin alam, nakakasakit din tayo ng iba. Kasi yung iba din po, nag-i-eksperimento. Kasi hindi nila alam paano mabuhay. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Pwede ba hilingan natin si Tess, si Pasara Tess po ninyo? Si Ate Tess po ninyo? Kung ano man pong gusto nyong itawag, basta siya ang asawa ko. No, mag-pray po tayo. Na? Mag-pray tayo. Humingi po tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon na magkaroon tayo ng karunungan. Makuha mo ba? Yung ngayong gabi ito, huwag masayang yung iyong load. Huwag masayang yung iyong time. Meron kang something na makuha mo ngayon. At pag nakuha mo yan, huwag mong pababayaan mawala sa'yo. Kasi magagamit mo yan sa panahong kailangan mo. Amen. No, kasi ito investment yan for your life. So mag-pray tayo, Lord, I want to get something. I want to get wisdom. So yun po yung pag-pray natin. At ang Panginoon po, kasamahan po kayo. Sige po, let's pray. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat po, Lord, sa gift of life. Salamat, Lord, sa gift of relationship. Salamat po sa family. O God, bagamat hindi siya perfect. Pero Lord, alam namin na dito mo kami nilagay. Kaya God, pinagpapasalamat namin ang pamilya na meron kami. Yes, God, thank kaya, you. God, salamat po. At nawa Panginoon, ngayong gabi ito sa aming mapapag-usapan. Lord, open up our spiritual eyes. Open up our ears. Open up our heart, Panginoon, to receive your word, Panginoon. To receive the wisdom that comes from you, O Lord. Para, Lord, magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At nais namin, O God, na ikaw po ang maging sentro ng bawat relationship, Panginoon. Salamat po, Lord. Gabayan mo kami, samahan mo kami sa pamagitan ng Santo Espiritu. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Thank you, love. Thank you, anak. Mga kasama, life with wisdom. No? Importante po yung life with wisdom. Kasi ang kasalungat po ng wisdom, foolishness. No? If you are not a man with wisdom, you are a man with foolishness. Sa Tagalog po, kapag relihiyon ang pinag-usapan, yung pong may karunungan, no? Ibig sabihin may karunungan. Kapag ka po
sa relihiyon, yung pong foolishness, kamangmangan. No, may merong katalinuhan, may karunungan, meron din kamangmangan. And then, ang buhay din po, pagka pinag-usapang kanto, merong karunungan, at ang kasalungat po ng karunungan, katangahan. So, ang katangahan po ay hindi siya pagmumura. Ito po ay katangian na nasa isang tao para hindi siya magtagumpay. Marami po ba kayong kilalang ganon? No, mga kasama, meron kayong kakilalang ganon? Meron kayong ganon na kakilala na merong ganon, no? Hindi po siya mura. Siya po ay isang katangian ng hindi nagtatagumpay. Yung pong mga pulis, yung pong mga mangmang, yung pong mga tanga. Kaya po sa buhay natin, huwag po tayong mabubuhay na pulis, huwag po tayong mabubuhay na mangmang, huwag po tayong mabubuhay na tanga. So kaya po, napakalakas ng demand na mabuhay na merong karunungan. Kung gusto mo pong magtagumpay, kailangan mo po na mabuhay na may karunungan. So, sabi ho ng Bible, at yun po ay gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon, Ephesians chapter 5, or Ephesians chapter 5, verse 15. No, tingnan nyo po yung sinabi ng Ephesians chapter 5, verse 15. Yan po yung verse na gusto kong paghugutan natin ngayon patungkol sa buhay na may karunungan. Naka-t-shirt po ako ng Peacemaker. Ephesians 5:15, no? Naka-t-shirt po ako ng Peacemaker. Marurunong lang po ang marunong niyan. Pagka po ikaw po ay walang karunungan, hindi ka peacemaker. No, ang gagawin mo, troublemaker. Ay mabigat pag ikaw ay... Meron ba kayong kasama sa bahay na troublemaker? No, pag wala kang kasamang peacemaker... Sinaing lang nagwawala. No, dumilang sa bahay, nagwawala. So marami mga trouble na nangyayari if we have no wisdom. No, kasi pag walang wisdom, walang understanding. Pag walang understanding, walang knowledge. So, yun po yung... Walang knowledge, walang power. So, ang buhay, hindi po pwedeng mag-experiment. Dapat po tiyak talaga tayo dito. So, when the Bible speak, we speak. When the Bible is silent, we are silent. So, if you want to live a life with wisdom, you need to search the Word of God, because the Word of God is the blueprint for living. Amen. So, ang pamantayan po ng buhay natin, mga kasama, hindi horoscope. Hindi zodiac sign. Yes. Salita ng Diyos. Hindi rin po pamahiin. No, hindi pamahiin ang batayan kung paano mabubuhay. Wala rin pong swerte. Wala rin pong malas. Ang nasa Bible po, sumpa at pagpapala. Yun po yung nasa Bible. Kaya wala kang choice. No, dalawa lang. Kaya walang swerte, walang malas. So, kaya yes or no. Yes or no. Kaya mga kasama, maganda po na ang guidelines for living is the very Word of God. Amen. Sabi niyo, Tita Ernie Baron yun. Knowledge is power. When there is knowledge, there is no power. So, mga kasama, tingnan niyong mabuti, no? Tingnan niyong mabuti itong prinsipyo na ito, na akala natin ang buhay sa mundong ito, lahat kaya mong subukan. Hindi pwede. Dapat talaga ang buhay natin dito may karunungan. Kasi maikli lang ang buhay ng tao. Alam niyo po, pag nabuhay ka ng wayward living, ano yung wayward living? No limits, no boundaries. No limits, no boundaries, no direction. Yun po yung ibig sabihin ng wayward living. Yan po yung pamumuhay ng mga foolish person. Na wala pong guidelines, wala pong manual for living. So ang sabi ho ng Bible, no? What is the Bible? The Bible is the Word of God. It is not just a religious book.
It is the manual for life. What is the Bible? Manual for life. Ito po yung ating pong principle to live by. So ngayon po, may nakukuha na tayo. Kaya po, ang Bible, hindi po yung pang-relihiyon. Paano ka mabubuhay ng tama? Paano ka magdidesisyon ng tama? Paano ka gagalaw ng tama? Paano ka mamumuhay ng tama? So, bawat action po natin, dapat nakahook ito sa word ni Lord. Alala ko daw, ano? Yung isa nabasa ko yung word ni Lord. Kasi talagang ang Bible is a blueprint at saka manual ng ating life. Kasi nga po, diyan ko nabasa yung salitang submission. Mm-hmm. Submission. Yung submit. It is a powerful husband word. So, talagang grabe, kasi po talagang hindi ako mapag-submit eh. Sobrang, alam niyo boss na, bossy. Bunso kasi. Bunso na, syempre. Tapos kinonsinti ko pa. Ako, yun po. Yan, kasi may kasalanan din. Pero, sabi ganun eh. Pero, naalala ko po talaga na truly na ang Bible is a blueprint of our living. Doon po natin talaga madi-discover. Noong una, hindi ko talaga siya matanggap. Sabi ko, ha? Kaya magulo po. Kaya magulo po kami. Kaya parang dati, ayos. Pag tinabi ko kay Pastor, sit, sisit po yan. Dati po yan. Dati po, pero iba na po ngayon. Na. Macho na po kaya ako. Kaya kahit masit ko, ayaw sumit eh. Bahala ka sa buhay mo. Tabi ko. Pero alam niyo yun, pag po na ginamit talaga natin, ginawa natin na Bible po ang ating maging principle to live by. Pamumuhay natin. Mm-mm. Hindi po tayo maliligaw. Yeah. At talagang lahat may kapayapaan ng tanong, lahat ng dito lang po dun sa lahat ng tanong may sagot. Sa Bible po 'yun. Mm-mm. Pero dun sa mga tinatanong natin na minsan walang sagot. Naliligaw kasi. Naliligaw po 'yun. Mm-mm. Pero sa Bible po lahat 'to may sagot. Yan. So ang mga taong naliligaw kasi, mga kasama, hindi mo alam kung nasaan ka. Hindi mo alam kung saan ka galing. At hindi mo rin alam kung saan ka pupunta. Yan ang mga naliligaw. So sa buhay, minsan, dumadaan tayo sa punto na ganun kung wala tayong guidelines. Kung wala tayong blueprint for living. So the Bible is not just a religious book. The Bible is all about the manual for life. It is the principle to live by. So, hindi po religious book ang Bible, kaya hindi po pinagdidibatihan ito. Pampaayos po ng buhay ito. Pampaganda ng buhay. Kaya ang atin pong ginagawa, sinusunod po natin ang Biblia. Ipinamumuhay po natin yan. Hindi yung Bible ang pinasusunod natin. Yun po yung malaking pagkakaiba natin. Ang mga religious person, yung salita ng Diyos, pinasusunod sa gusto nila. Pero yung taong may relasyon sa Panginoon, yung salita ng Diyos, pinamumuhay nila. Kaya ng mga ano, ayaw magbago. O sige, bumato, walang kasalanan. So, wrong context. Mm-hmm. Hindi natin nakita. Pero ang dulo nun, ayaw lang talaga nating magbago. Mm-hmm. Naninisi tayo. Justification lang yun ng mga ayaw mag-surrender ng mga bagay na mali. So, tingnan nyo itong sinabi ng verse. No, babalikan ko to kasi ito po yung prinsipyo natin eh. At may mga warning, no? Kapag ang warning hindi mo po inintindi, mapapaama ka. Kaya po merong yung pong ilaw sa daanan, yung traffic lights, yan po ay sign. Yan po ay nagbibigay ng guidelines. Nagbibigay po yan ng prinsipyo na dapat mong sundin. No, kagaya po nito, yung may mga warnings, 'di ba? Pag red, stop po 'yan. Ano daw po pag red? Stop. Sabay-sabay nga natin i-comment sa comment section. Pag red, stop. So ang salita po ng Panginoon nagbibigay sa atin ng warning, pag red, stop. Eh pag green, go. Pwede pag green, 'di ba? Go. Eh pagka yellow, wait. Bilis. Pag yellow po, slow down. Kasi malapit na mag-red. So sa buhay po natin, dapat may mga warnings din po tayong pinakikinggan. So sa verse 15, Ephesians chapter 5, verse 15, be very careful. Oh, imagine mo, unang-una pa lang ha,
be very careful. So, ibig sabihin ng huwag kang careless. Yan po ang ibig sabihin ng ano, ng careful. Huwag kang careless. Hindi pwedeng gawin mo kung anong mga bagay na gusto mo. Pag hindi porke may pera ka, hindi porke may lakas ka, hindi porke may panahon ka ngayon, gagawin mo na ang gusto mo maibigan. Sabi ng Bible, be careful then how to live. At saka ano po, hindi yung porket kaya mong gawin, gagawin mo. Mm-hmm. Kasi hindi lahat ng bagay na kinagawa, na pagdedesisyonan natin, lahat tama. Okay. Kaya hindi porket kaya mong gawin, gagawin mo na kasi kaya mo eh. Ang ibig sabihin ng be careful, inaalam natin or tinitignan natin yung possible na pwedeng maging result. Risk, yung risk. Yung bagay na gagawin natin. Mm-hmm. So, i-anticipate natin pala. Pag sinabing be careful, nagiging ano tayo, aware. Mm-hmm. Nagiging aware tayo doon sa ginagawa natin. Mm-hmm. So, kinocaution natin yung sarili natin. Oops, teka muna. Kailangan kong mag-slow down. Kailangan kong maging aware sa kondisyon ko. Bilang kabataan ba? Naranasan mo na ba yung ano, yung sabi ng mga kabataan ngayon, yung YOLO? You only live once. YOLO, YOLO. Hindi ka ba naiinggit dun sa mga taong may YOLO? Dati na nakakaano kasi parang nakaka-trigger ba na parang oy nakaka-curious dati, parang curious parang ang sarap subukan ng ganito ng life without limits and boundaries. Oo, you can do whatever you want because you have freedom. So may mga ganun bang bilang kabataan, dumating ka ba sa punto na parang nakakaingit ang mga kabataang YOLO? Opo, meron po. Kaya lang talaga, tunog pala ako sa magulo ko kahit pilitin ko mag-YOLO. May biglang nag-aanin, biglang nag-yelo. Pero kapag gusto mo talaga na subukan, dahil nga ano, sobrang reckless, parang, sige, minsan na lang naman mangyari. Mm-hmm. Subukan. So gusto ko yung term na ano, yung pag hindi ka careful, you will become reckless. Opo, talagang as in, kumbaga parang sa terminology ngayon, hamakin ang lahat eh. Masunod ka lamang. Especially, pastor, sa emosyon. Grabe, buti na lang graduate ako sa area na yun. Kasi nung mga panahon po na hindi naman masasabing nasa adolescent, yun nga, parang gusto mong subukan. Anong experience? College na po kasi ako. Yung kapag ka hindi ka maingat, alam mo namang mali eh. Alam mo sa sarili mo, pero gusto mong ginagawa. So, ibig sabihin, merong warning sign, kaya lang dinidisregard. Hindi pinapansin dati. Kasi ang gusto mo, sunod yung sarili. So, parang, reckless talaga. Talagang as in, hindi iniintindi yung mararamdaman ng iba. Okay. Kasi inuuna yung sarili. Mm-hmm. So, pag reckless ka pala, nagiging selfish ka. Opo. Mm-hmm. And kapag ka, naalala ko, pagka nagda-drive na reckless, kaya pag sinabi mo, lapitin ang accident. Oo, kaya near to wreck. Mm-hmm. So, distraction mo yung dulo. Sabi yan, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. So, meron palang caution dito sa word ni Lord. Huwag daw tayong mabuhay ng tatanga-tanga, kundi mabuhay tayo ng marunong wise sa buhay. Tandaan niyo po, may mga bagay tayong ginagawa sa buhay natin ngayon. Palibasa nga, reckless, we are not careful. Pagdating ng dulo, lagi niyong tatandaan, lahat ng taong wala ng pag-asa, si Lord na ang tinatawagan. Yun ay pagka dumaan siya ng mahabang paglalakbay, darating siya doon sa end zone. At yun ang pinaka-painful. When you are living your life unwise, you are living your life not careful, yun po yung dulo, painful po yung end. Kaya ang buhay, hindi siya experiment, mga kasama. Oh, ang buhay talaga, dapat sigurado tayo. Eh, pastor, paano ko makakasigurado? Yung salita ng Panginoon. So, dapat may mga warning signs sa atin. We need to be careful in our lives.
So you need to be careful as a young person. You need to be careful as a businessman. You need to be careful as a student. You need to be careful as a citizens of the Filipino citizen. You need to be careful about your life. You need to be careful about your relationship. So you need to live a careful life. So mahalaga po itong mga bagay nito. When we talk about family, alam niyo po, hindi pinag-uusapan ang membership sa family. Ang pinag-uusapan sa family, relationship. Kasi hindi lahat ng member dyan may relasyon. No, hindi lahat po ng member sa family may relationship sa family. So kaya talagang dapat makita natin itong mabuti, maintindihan natin mga kaibigan. No, you need to live a life with wisdom. No, kasi ito yun, paano ito mabubuhay? Paano ba mabuhay ng merong wisdom? You are careful. You are careful. At hindi ka lang careful, chine-check mo yung iyong life. Number one, you are careful. Number two, chine-check mo yung iyong life. Anong ibig sabihin ng chine-check yung life? Evaluation. Ini-evaluate ko hindi ang asawa ko. Ang ini-evaluate ko hindi yung anak ko. Ang ini-evaluate ko yung sarili ko. That is how I live. So maraming mga tao, ang kanilang ini-evaluate yung asawa. Binabantayan yung mga mali, binibilangan. Yung anak, yun din ang ini-evaluate, hindi yung kanyang sarili. Kaya, ang problema, pag hindi ko ini-evaluate ang sarili ko, wala akong improvement, wala akong development. Hindi ako nag-change. Tsaka feeling ano? Feeling magaling. Uh-huh. Feeling wala kang pagkakamali. Kasi nga, binabantayan mo yung mali ng iba. So, you need to be careful and you need to evaluate yourself. Evaluate your word. Evaluate your action. No, kaya minsan may misunderstanding eh. Alam niyo po ba, sa relationship, required po ang understanding. Eh, yung problema, pag ikaw bobo, pag ikaw ang hindi, pag sinabing bobo, kasama na yun ang tanga eh. No, mga kasama, don't get me wrong, hindi po ako nagmumura. Yan po ay katangian na nasa tao para hindi siya magtagumpay. Oo, hindi umura yan. So, halimbawa, hindi ako marunong. Mangmang ako. Hindi ako marunong. Tanga ako. Hindi ko siya maiintindihan. Hindi dahilan sa palpak talaga siya. Yung intindi ko ang problema. My understanding is my problem. Kaya po merong misunderstanding. At ang misunderstanding, nagli-lead yan sa arguments. Nagli-lead yan sa disagreements. Tsaka pagka may misunderstanding, nagagalit ka kagad eh. Hindi mo pa naiintindihan bakit, kare-react ka na. Mangmanga eh. Tapos nagwawala ka na. Masabi sa iyo nung kasama sa pamilya, relax. Pero hindi, misan, gusto mong ano eh, gusto pagbigyan yung sarili. Sarili. Pagka pala ikaw ay nakontrol ng iyong emotion, nakontrol ka ng anger, ang galit ang kumukontrol sa'yo, doon nagiging mangmang. Doon nagiging tanga. Sa maliit na bagay, nagalit agad. Tsaka mahirap din pagka yung nagpatulan. Oo. Kasi so, pag nagpatulan, hahaba ang conversation, then marititigil saglit, pero nandun na yun eh. Pag hindi siya na-resolve, dadagdag siya dun sa dati. Kaya may nagwawala. Okay. So, ibig sabihin ganito, yung misunderstanding, no, hindi mo marunong i-communicate, hindi mo marunong intindi kung ano yung nararamdaman mo, hindi mo na marunong ipaintindi kung ano yung sinasabi mo. Kasi yun yung action mo, yung word mo, taliwas dun sa mga bagay na gusto mong sabihin. Kaya hindi tayo, pag merong misunderstanding, merong misinterpretation. So kaya, mahal mo naman, bakit nasasaktan ako nito? Ang sakit. Ang sakit. Sakit. Kaya, lagi nga tayo nagmamagal, hindi ako naiintindihan. Hindi ako naiintindihan. Hindi ako mahal. Yan yung bagay na sa pamilya, because you need to be careful how you live. So, you need to be careful and you need to evaluate your life. So,
ang taong matalino, ang taong marunong, ang taong may karunungan, hindi po yan bigla-biglang naiinis sa maliit na bagay. Tumataas po yung kanyang self-control. Tumataas po yung kanyang self-discipline. Kaya po, pagka po naiinis siya, oh, teka muna, yung, ha? Isang hinga. Ha? Saka pa lang siya babanggit ng salita. Saka pa lang siya mag-a-action. Pero pag ang mga mangmang, alam niyo po yung mga taong ganun, hindi siya marunong mag-evaluate ng life niya, humingi yung asawa niya ng kape. Oh, kape! So, meron siyang intensyong magbigay, pero yung itsura, yung paano sinabi, may kahulugan ho sa aming mga lalaki yan. Thumbs up nga yung mga lalaki dyan. Meron po ba akong mga kasama dito? Yung po, yung pakithumbs up po yung mga lalaking hindi maintindihan ng kanilang asawa. So, wag niyo po silang husgahan. Ang may problema po, hindi ang asawa. Ang may problema ako. Baka hindi ko na i-communicate, kaya na may misinterpret ako, na may misunderstand ako, kasi hindi ako nag-i-evaluate ng sarili ko. Mga lalaki, sa pamilya, hindi ho laging pasigaw. Come on. Hindi ho laging boss. Ako ang lalaki. Ikaw nga lalaki, baka bopols naman. Hindi pinag-uusapan ng gender sa decision making. Pinag-uusapan sa decision making wisdom. So mga babae, ano masasabi niyo mga babae naman sa pagtatrato sa kanilang asawa na may wisdom? Oh. Kami mga lalaki kasi may pabosi, may pagka macho image, alam mo naman gano'n. Sabi na tita Ella, nag-thumbs up po yung asawa ko. Hallelujah! So, yan po yung buhay na dapat maano natin, mga kasama, na makita natin, no? You need to be careful about your life, and then you need to evaluate your life. So, ang pagiging careful, hindi ka reckless. Ang pagiging careful, you are aware. No? And then, ini-evaluate mo yung life mo. No? Na lagi pong may karunungan yung sasabihin ko, may karunungan yung aksyon ko, may karunungan lahat sa akin. Ewan ko ba, no? Minsan, ang parang karakteristik ng mga babae, mga asawang babae, laging tama. Mm-hmm. Diba parang ano, parang... dinidiktahan na yung asawa. Oo, parang hindi kami nagkakamali. Mm-hmm. Ano yung ba isang bagay na natutuhan ko sa journey namin? Na minsan sinabi sa akin ni Pastor, sabi niya, love, huwag mo akong hubugin sa nais mo. Hindi, sa iyong image. Sa iyong image. Huwag mo akong hubugin sa image na gusto mo. Nakatikim. Oh, sabi niya, nung nasabi niya sa akin, alam niyo, mas nakaka, mga lalaki, no? Alam niyo, mas nakakadaling i-communicate pag sinabi niyo ng may pagmamahal. Tama. Kasi pag sinabi mo siya ng parang nakakaasal, lalo hindi kami nagbabago. Lalo naming ayaw gawin. Pero pag sinasabi mo siya ng i-communicate mo ng tama, parang sarap gawin. At madali mo siyang ma-interpret sa sarili mo. Nauhan, bakit ko nga ba sinasabi sa kanya yun? Eh, siya nga pala ay may sarili. Image and likeness na. May sarili akong design ni Lord. May sariling design si Lord para sa kanya as a man of God. Mm, kasi po, dumating yung punto na ganito eh. Love, ganito ka dapat. Sabi ko, teka, bakit minuubog mo ko sa iyong wangis, sa iyong larawan? Merong, love, merong ipinagagawa ang Diyos sa iyo at sa akin. At nung maintindihan yun ng asawa ko, sabi niya, love, sorry ha. Eh magaling pa kami minsan na ano, na engineer, magaling kami mga arkitekto. Nanonood lang. Alam niyo, yun yung pang lagi niya sinasabi na kapag sa chess, mas magaling pa yung nanonood kaysa sa naglalaro. Sige, love, dapat ganito natin. Pero yung isang pag naiinis na, maalis na lang ako. Sabi ko, siguro nga, mas magaling, maganda yung iniisip nila. Ano niyo, may ganun kasi talaga tayo. Pero pwedeng magbago. Pwede mo rin pala siyang i-evaluate sarili mo. At baguhin. Huwag nating igiit yung mga bagay na alam naman natin na mas magiging maganda ang kakalabasan. Pwede siguro magsasuggest. Okay. So, mga kasama,
gusto kong maintindihan nyo itong mabuti na yung life with wisdom is a living a life with manual, with blueprint, and that is the word of God. So how we live with wisdom? So you need to be very careful about your life. Then second, you need to evaluate your life. Ano ba yung sinabi ko? Ano ba yung ginawa ko? Ano ba nangyari sa akin? So mga kasama, bago po tayo magtapos ngayong gabing ito, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo sa buhay, sitwasyon mo sa pamilya, o sitwasyon mo personally. Maaring nabuhay ka na hindi ka careful. Maaring nabuhay ka ng careless, maaring nabuhay ka ng reckless, o maaring hindi ka rin nag-i-evaluate ng life mo. Ang lagi lang natin nakikita yung mali ng iba, yung pagkukulang ng iba. Pero ako, hindi ko na-evaluate yung sarili ko. So, ngayong gabing ito, mga kasama, alam niyo po ba pampaayos ng buhay, yung nag-i-increase yung value mo? If I change, value added po yun sa akin. Mas lalo akong nagiging likable. Mas lalo akong nagiging lovable. Yung integrity ko, yung dignity ko, lalo pong nabibuild up. Yung po yung nakita ko kay Tess, nakita ko po kay Diane. Nung ipinamuhay ko po yung sinasabi ng salita ng Diyos, kahit po minsan gumagana yung Eva power niya, ngayon po, naintindihan na niya na yung Eva power, hindi na po nag-effect sa akin kasi ang blueprint of my living, ang blueprint of my life is the Word of God. And my mission in life is the vision of God for my life. Sinusunod ko lang po yun. Alam nyo, doon ko po nag-gain yung respect ng asawa ko, doon ko nag-gain ng respect ng anak ko. Kaya po kami nakakapag-ministeryo ng ganito, dahilan po doon. Doon ko na-appreciate na magaling pala asawa ko. Yung. Dati kasi ako, feeling ko ako magaling eh, no? Pero ngayon, sabi ko, yung galing pala na asawa ko. Kasi po, dati nga po, yung mga balagang talagang sobrang ang mga babae, hindi ko nga alam kung tayo sobrang mayayabang talaga. So, siguro dahil meron tayong aking yung discardability ba natin, yung ating paggawa ng mga... Pero pag pala tayo nagpasubmit sa asawa natin, alam nyo, doon lalabas yung kanilang potential na talagang sila pala ay magaling talaga. Yung kanilang discarte, yung kanilang ability, lalabas po eh. Nadidevelop po sila. Kasi pag tayo lang, hindi natin makita eh. Kaya mo po hindi makita yun. Kasi hindi mo pa hinahayaan na lumabas yun sa pamamagitan ng, siyempre, pag-give natin ng honor sa kanila, pag-respect po. Malaking bagay po yun para sa ama ng tahanan. So mga kasama, mga kaibigan na nanonood po ngayon, I don't know kung ano yung mga decision mo sa buhay, yung mga na-experience mo sa buhay. Hindi ko po alam kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw lang ang nakakaalam yan at lalo tigit ang Panginoon. Alam ng Panginoon yan. So kung may mga bagay na na-desisyonan tayong mali, kung estudyante ka, hindi ka nag-aral na mabuti, baka meron kang problema sa pagpasa o kaya may problema ka sa grade, o kaya ikaw ay empleyado na hindi ka naman naging mabuting empleyado, ngayon nagsasuffer ka, negosyante na hindi ka naman naging mabuting negosyante, nagsasuffer ka, maaring ikaw ay merong karelasyon na hindi ka naman naging mabuting karelasyon, nagsasuffer ka ngayon, maring part ka ng family, member ka ng family, pero wala kang relationship sa iyong family, it's about time. Yes. Just go back to God right now. So, ngayong gabi, hingi natin sa Panginoon na Lord, yung salita mo, yung po yung lalakaran ko, yung salita mo, yun na ipamumuhay ko. Amen. And your decision, it is your decision right now. So, kung meron kang nakita sa pag-i-evaluate mo sa life mo, meron kang nakita ngayon na hindi lang pala ang asawa ko ang may mali, hindi lang pala yung anak ko ang may mali. Give yourself a chance. Remove any pride. Give yourself a chance to correct yourself. So the purpose of evaluation is correction. Alam niyo, ang pinakamahirap na i-correct, yung mga akala nila sila'y tama. Yun ang pinakamahirap i-correct. Yun po yung mga taong prideful. Pero kung nag-i-evaluate ka, makikita mo po yung mali mo at maitatama mo yung mali mo. Hindi po masyadong masakit yan.
kasi ikaw lang nakakaalam sa sarili mo. Bawi-bawi din pag may time. Para sa buhay mo, increase mo yung value mo, and then para sa family mo. Mga kasama, mga kaibigan, ang Diyos lang talaga makagagawa ng ganitong bagay kapag isinuko mo na sa Panginoon ang lahat. So, ang buhay na may karunungan, maingat ka. Be very careful. Ang buhay na may karunungan, nag-i-evaluate ka. Sinisiyasat mo yung sarili mo. Ano ba yung aking nasabi? Ano ba itsura ng mukha ko? Paano ko ba ibinigay? Bakit ganun ang reaksyon niya? So, yung mga questions na yon, huwag nakapokus lang sa kanya. Yung ikaw mismo, bakit ganun yung reaksyon niya sa buhay ko? Sa ginawa ko. So, that is self-evaluation. No, sinisiyasat natin ang sarili natin. At ngayong gabing ito, God is a God of reconciliation. Amen. God is a God of reconciliation. And He is not just the God of reconciliation, He is the God of restoration. I-restore niya lahat ng wasak sa'yo. Yes. No, God is a God of restoration. Ipapanumbalik ng Panginoon muli. Nabubuuin ka kung nawasak ka. Mm-hmm. Kung nawasak ikaw, yung pangarap mo, nawasak yung pamilya mo, sa tingin mo, God will do amazing things right now. At kung ikaw, kinakausap ng Panginoon sa mga sandaling ito, sa puso mo, direkta, para sa buhay mo, sa pamilya mo, pwede tayo mag-pray. Pwede tayo mag-pray. At mga kasama, yung pamilya natin, no? Let's pray na, Lord, bigyan mo ko ng wisdom for me to understand, for me to have knowledge. May apply ko ito sa buhay ko. So, ito po yung ating ipagpe-pray ngayon, no? Kaya po, ang ipagpe-pray ko bawat individual, ang ipagpe-pray ko po ay family. Ngayong gabi, yun po yung ating prayer. Lord, tulungan mo ako yung buhay ko magkaroon ng karunungan. Kung may mali ako nung nakaraan, Lord, turuan mo ko na ituwid ko ito ngayon. At Lord, anumang bagay na wasak sa akin, buuin mo. Maaring ikaw ay biktima, yes. Naramdaman mo yan, yes. Wala akong question dyan. Maaring marami kang sinisising tao sa kapaligiran mo. Pero, tandaan mo palagi, ang lahat ng bagay na ito may plano ang Diyos sa'yo. Simulan mong i-develop ang iyong sarili, lakaran mo ang salita ng Panginoon, ipamuhay mo ang salita ng Panginoon, and begin to live a life with wisdom. Give yourself a chance. Give yourself a chance. I just want to pray to each and everyone right now na nanonood sa kanilang tahanan, kasama ang kanilang mahal sa buhay. Pwede po kayo mag-comment. You need to live a life with wisdom. So you need to be careful. And you need to evaluate yourself. Ang ini-evaluate, hindi ibang tao ini-evaluate sarili. Just ask God today. Lord, search me. Search my heart, Lord. Maaring marami akong sinising tao. Sinisi ko ang asawa ko. Sinisi ko yung anak ko. Sinisi ko yung mga taong nakapaligid sa akin, ang aking mga kaibigan. Pero Lord, ngayon, turuan mo akong siyasatin ko yung sarili ko. So kung ikaw yung parang kinakausap ng Lord right now, pwede ba mag-comment ka dyan? I want to live a life with wisdom. Living a life with wisdom is very important para hindi ka mag-experiment. Para tiya ka sa mga bagay na gagawin. Living a life with wisdom. So, I just want to pray for you right now. I just want to minister to you right now. Bawat individual, bawat pamilya. Maaring may nagawa kang kapalpakan na evaluate mo yon. Forget about the past. God can fix it. Amen. Because God is great. He is a great God. Yung mga mess natin, kaya niyang linisin yon. Amen. And yung mga mess natin sa buhay, may magandang message yan. So you need to live a life with wisdom. So you need to be careful. You need to evaluate yourself daily. Evaluate yourself. And let me pray for you right now. Let me pray for you. Father God in heaven, thank you for your word tonight. Thank you, Father, for the life that we have. Thank you, Father, for the family. Thank you for the relationship. And Father, give us wisdom for us to understand, for us to have knowledge of the kingdom.
Father, thank you so much for tonight's message, O God. Lord, nire-receive namin ito. Kinukuha namin ito, Panginoon. Salamat po ng marami. And God, you are the God of reconciliation. You are the God of restoration. Lord, nakikipag-reconcile kami, Panginoon, sa iyo. Inaamin namin na may mali kami. Kaya Lord, ngayong gabi, ayusin mo kami, Panginoon. Thank you, Father. We worship you, God. We honor you. We glorify you, Father. Lord, i-bless mo ang bawat individual. I-bless mo ang bawat family. In Jesus' name, amen and amen. Kung nandyan yung mahal mo sa buhay, nandyan yung pamilya mo, at kung wala man, i-message mo. No, sabihin mo, you are a gift to me. Ikaw ay regalo sa akin. Salamat sa buhay, salamat sa pamilya, at aayusin ng Panginoon yan. So kung nandito, kasama mo, pwede bang akbayan mo? Pasalamatan mo ang Diyos sa buhay nila. Thank you for your life. You're a gift to me. Thank you. You're a gift to me. Love you. Love you. You're a gift to me. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at maging pagpapala po ang buhay ninyo, ang pamilya ninyo. Ang Pilipinas po hindi na magiging kagaya ng dati. Sapagkat paghaharian ng Diyos ang bansang Pilipinas. Kaya mga kasama, napunta si Jesus dito para ayusin niya ang wala sa ayos. Para magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. At ang susi ng lahat ng bagay na ito, magising tayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon na ako ay makasalanan dati at yun ang naging dahilan ng kamatayan ni Kristo. Kaya kung gusto mo ng buhay na may karunungan, tanggapin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. Yung bang sa tingin ng mundo kamangmangan pero sa Panginoon karunungan. Sa mundo pinagtatawanan pero sa Panginoon pinaparangalan. No, akala ng mundo corny. No. Pinaparangalan tayo ng Diyos yung mga bagay na ito. Kaya, china-challenge ko, kung gusto mong bigyan ang sarili mo ng pagkakataon, kung gusto mong mabuhay sa karunungan, ngayon, pagdesisyonan mo na to. Tapos na ang mga bagay na kamangmangan sa buhay ko at magsisimula ako ng tama. Kasi namatay si Kristo para sa akin. Kaya ngayong gabing ito, kung ikaw ay gusto mong tanggapin ng Panginoon, makipagkasundo sa Panginoon, gusto mong magsimula ng buhay na tama, mananalangin ako. At sa pananalangin kong yun, sumabay po kayo. At pwede nyo rin pong itaas ang inyong kamay dyan sa comment section natin. Doon sa ating mga emoji natin. No? Pwede po natin itaas yung kamay natin. No? Bakit? I surrender my life to Jesus. And then pwede rin natin yung number one. Only Jesus in my life. Amen. So, sa mga magsusurrender ng buhay nila sa Panginoon, I just want to lead you in prayer. No, I just want to lead you in prayer. Sumunod po kayo sa akin sa prayer. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ito. At ako po'y nangangako na hindi ko na po ito gagawin pa. Sinusuko ko na ito sa iyo. At tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko, pagharian mo ko. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mga kasama, kung ikaw ang tumanggap na ito, congratulations sa iyo. Pwede ba, Reigning Light Family, at sa mga nag-watch party, welcome po natin yung bagong mga kasama po natin sa spiritual family. So God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa mga susunod na mga winning event natin, sa mga susunod natin, imi-meet po namin kayo, no? Together with your leaders at ang mga taong nag-invite sa inyo. Gusto po namin kayo makilala personal. Mm-hmm. Salamat po ng marami. Excited po kami. Naniniwala po ako, may pangako ang Lord sa bawat pamilya, na ikaw at ang iyong sambahayan, maliligtas. Kaya huwag niyo susukan ng family. At saka, meron pa. Hindi lang basta tayo ililigtas ng Panginoon. Ikaw at ang iyong sambahayan maglilingkod sa Diyos. Amen. At magiging pagpapala sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Kasi ang purpose po ng ginagawa natin is all about life, family. Yung po yung ating focus. So God bless everyone. I'm Pastor Lito. I'm Pastor Rates. I'm Diane. Nagsasabi po sa inyo, no one is left behind. God bless you. We love you.